Formal nang sinampahan ng reklamong kidnapping at serious illegal detention ang walong tauhan ng Manila Arena na dawit umano sa pagkawala ng anim na sabongero. Idiriin sila ng testigong nagkwento ng kanyang nasaksihan sa eksklusibong panayam ng GMA News. At nakatutok si Emil Sumangil, exclusive! Bantay sarado na ipresenta kanina ng Special Investigation Task Group Sabongero sa Department of Justice. Ang testigo sa pagkawala ng mga sabongero na si alias Arvy, isang 22 anyos na handler ng manok. Hindi ka ba natatakot para sa buhay mo dito sa gagawin mo? Hindi po. Nakita raw niya ng lapitan ng mga gwardiya ng sabungan ng Manila Arena ang anim na nawawalang sabongero. Ano, sapilitan talaga, dingukot, ganun? Hindi naman po. Inakbayan lang? Inescortan palabas? Nangyari raw ito bandang alas 7 ng gabi. Anong reaksyon ng mga anim na tao na yon? Natakot ba? Hindi. Takot po. Paano takot yung sinasama? Kita naman po sa mga ano nila na natakot sila. Hindi ko na po nakakita na ibinaba sila. Pero nakita ko po na ibinaba sila. Okay. Okay. Ilang tao yun? Anim po. Kanina, formal na rin inihain ang reklamo laban sa mga personalidad na nasa likod umano ng pagkawala ng anim na sabongero sa Manila Arena noong January 13. Kasong kidnapping and serious illegal detention ang isinampang complaint ng SIDG Sabongero at CIDG laban sa walong management at security personnel ng Manila Arena. Patuloy naming sinisikap na makuna ng panig ang pamunuan ng Manila Arena. Anim na iba pang John Doe's ang isinama sa asunto. Ang pamilya ng mga nawawalang sabongero sa Manila Arena umaasa pa rin makikita ng buhay ang mga mahal sa buhay. Dalawang buwan na. Aha. Kaya napasalamat din ako at kapag samba na rin kami ng reklamo. Saka alam ko kasi hindi pa rin po makita na. Nanawagan po ako sa mga kumahawak po sa mga anak namin. Balik lang po nila. Wala na po kami ng reklamo. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.